Inirekomendahan ng Department of Labor and Employment na mabakunahan ng COVID-19 vaccines ang may 5,000 manggagawa kasabay ng paggunita ng araw ng paggawa sa bansa sa Sabado, Mayo 1. Both local and overseas. Mga 5,000 lang naman, 3,000 OFW at 2,000 mga minimum wage earners ang mababakunahan sa araw ng Labor Day. Ito ay symbolism ito ng paghahalaga natin sa mga manggagawa na talaga naman kasama naman talaga sa prioritized sector. Mga manggagawa, mga OFW, mga may morbidities, mga vulnerable sector like gagaya ng mga ano, mga senior citizen kagaya ko. So, we are now finalizing the list of mga OFWs na mapapakunahan at ganoon din yung mga manggagawa na mapapakunahan. 2,000 po yan. Kinukonsul natin yung mga union, labor leaders, even yung mga employers group kasi meron din sila mga gustong ipabakuna ng mga empleyado nila. Prioridad sa mga minimum wage earners na babakunahan ay ang mga senior citizen at may comorbidities. Hinihintay na lang ayon kay Bello ang abiso ni Vaccine Sir Carlito Galvez Jr. kung saan saan ikakasa ang tinatawag na symbolic inoculation ceremony. Nag-arrange niyan, siyempre yung ating chief implementer, si Secretary Galvez, sa namimili ng mga venue. Kasi siya alam niya kung saan ano, yung binabakunahan sa ginagawa. At gagawa tayo maraming venue ito, Rolly, kasi 5,000 yan eh. Eh, pag isang venue lang, pagmamas gathering tayo. Kaya marami tayong hinahanap na venue. Isa rito, alimbawa, dito sa Maynila. Meron din tayo sa Quezon City, sa Taguig, sa Makati, sa Malabon, maaari din sa Pasay. So, depende na rin kay Secretary Galvez kung ano pa yung mga venue na kung saan natin babakunahan ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Magiging bahagi din ng aktibidad sa Sabado ang job fair kung saan hindi bababa sa 40,000 ang iaalok na trabaho. Mas importante dito yung job fair. Ang job fair. Job fair kasi meron kami 44,000 na trabaho na available. Yan. 44,000 yan. Kailan lang? Nung Lunes lang, 28,000. Ngayon, 44,000 na. Baka pagdating ng May 11, aabot yan ng 50,000. Ganun ba, ganda ng prospect ng ating employment. We thank and appreciate yung ating mga businessmen, yung mga may negosyo, na kahit pa paano ay inaalagaan nila ating mga manggagawa. So thank you, Dudis. Yung 58 business establishment na nag-offer ng job opening para sa ating mga manggagawa. Samantala, ibinahagi ni Bello na sa ngayon, lumalabas na mas gusto ng mga manggagawa na magkaroon ng katiyakan ng kanilang trabaho kaysa ang pagtaas ng kanilang sweldo. At base din sa kanilang obserbasyon, ngayong may pandemya ay naipapakita ng mga negosyante at mga manggagawa ang pagmamalasakit sa isa't isa. Ang tingin ko dyan, Zen, even our workers are more interested in their security of tenure. Alam mo, what is amazing, yung development because of COVID-19, ay nakita mo yung pag-iintindi ng mga employers at saka mga empleyado. Nakikita mo wala masyadong labor unrest ngayon. In other words, naiintindihan ng mga manggagawa yung kalagayan ng mga employers. And on the other side, kitang-kita mo naman kung paano alagaan ng ating mga employers yung ating mga manggagawa. Kahit hindi nila kaya magnegosyo, nagnenegosyo lang sila para may trabaho naman yung mga empleyado. Kung hindi nila kaya, ang ginagawa nila, binabawasan ng oras. That is what is called as flexible working arrangement. Ito yung nakita natin as a result of this challenge brought about by this COVID-19. Nabanggit din ng Kalihim na may mga programa pa silang ikinukonsidera
para sa pagbibigay ayuda sa mga manggagawa. Well, we are still pursuing yung aming wage subsidy program kung papasa sana. And then of course, we are still hoping na madagdagan yung aming pundo para sa mga tulong natin sa mga informal workers, tulong natin sa mga formal workers, and of course, sa tulong sa ating mga overseas Filipino workers. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.